Calippi Seminar. So, saan? Venue. Ibig sabihin, saan ito gagawin o gaganapin? Yon, sa iba sa Balis Resort. Yung mga ganon. So, eksakto. Dapat ang location or address or venue. Location. Okay. Saan? Target participants. Pag sinabing target participants, sino ang mga kalabok? Sino ang attendees? Yon, sino ang mga dadalo? Sino ang mga magpa-participate? Yan. From the word participants. Ah, ito lang mahalaga. Yan. So, kailangan, dito, matalino tayo. Bakit ko nasabi na matalino tayo dapat? Una, ay dapat tayo maging totoo. Yun naman talaga sabihin natin halaga na kailangan. Pero kaya ko sinabing matalino ay sapagkat tangkapin natin ang katotohanan na kung ang mga logistics o pangailangan na yan na madalyalis sa ating gawain ay dadaan pa sa bids and award. Alam niyo na ibig ko sabihin, sa procurement process, aba, eh, expect niyo na, mayroong mga hidden charges. Katulad ng tax. Katulad ng commission. Alam niyo na? So, ayun ka, kahit hindihan tayo, ay pansay natin biyan nung eh. Oh, di ba ka? So, yan ang ibig ko sabihin, maging matalino tayo dahil masakwet sa bulsa ang mag-abolo. Na, masakwet yun. Kaya naman, maging matalino. Yun. So, ito na. So, yan. Ang rationale. From the word rationale, eh, hindi naman pwede sabihin rasyon or yuda. Ang ibig mong sabihin, eh, ano nga ba ang rason mo? Bakit mo ito pinopropose? Hindi mo ba? So, sa paglagay ng rationale, ito po ang mga dapat natin tignan. Yan. Una, state the problem as clearly and precisely as possible. Sa madaling salita, ano ba ang problema, pangangailangan, ang tutugunan ng iyong proposal? So, pag sinabi natin, clearly and precisely, ay ibig sabihin, straight to the point. Huwag na tayo palikoy-likoy, straight to the point. Yan. So, yan. Reflect the goals and guidelines. Ang ibig sabihin, alam mo ba ang layo niyan? Bakit mo pinopropose? Diba? So, pag sinabi natin reflect, eh, ibig sabihin, balikan natin ang ating namnamin. Ano ba gusto kong layunin na makamit dito sa proposal na ito? Yun lamang po ang ibig sabihin niya. Pangatlo, kung baga po sa isang produkto na tayo ay nag-advertise, eh, kailangan i-send out natin ng kagalin at bilhin. So, ang ibig sabihin dito, aba, eh, pakita muna natin ano nga bang kakayanan mayroon tayo na kaya natin gawin. Sapagkat, isa lamang pong ibig sabihin dito, eh kung hingi ka ng proposal, wala ka palang ganyan kakayanan kapasidad, di ba? Kayo, tayo, nilang samahan, eh bakit naman kita kumbaka na bibigyan ng pondo? Yung po ang ibig sabihin nun. By the way, meron pong pinangalan si Francis na kopya. Nagbigay ka na, di ba? May kopya na kayo? Sino ka ang kopya? Lahat, ay lahat ng barangay may kopya na? Hindi kopya na? O na mibisin yung kopya, no? Kopya lang. Okay, so may kopya. Ilang copies ba ang na-print mo, Francis? Kapag parang gay, dalawa-dalawa. Ayan, bilang sample. Ayan, ha? May sample na kayo. Alright, susunod. Ay, sabi dito, the project rationale uses all of these tools, yung sa itaas, to convince the donor, yung ating hihingan ng pondo, of these two things. One, na ang donor na magbibigay ng pondo ay magiging interesado sa inyong gagawin at proyekto. Na ibig sabihin, aba, hindi lamang pang-personal yan na proyekto para sa leader o sa presidente na pakikinabangan. Kung hindi, ibig sabihin, pakikinabangan ng halata. Yun. So dapat mapaniwala natin. Oy, hindi lang kami ito para sa presidente o sa ilan. Para ito sa bangkalata, sa nakakarami, sa komunidad. Lalo na sa usapin ng pagbabago at pag-ulat ng miyembro. Of course, kailangan mapaniwala at mapapayag makumbinsi natin ang donor, yung magbibigay ng pondo, na ang ating proyekto o yung ating pinopropose ay magsosolve ang problema na ating inilapit o ating nasabi sa proposal. Alright? At dapat mapaniwala natin na ito'y talagang totoo. At ito ay justify. Yun. Susunod po. Yeah. Atin naman ilagay o buuin muna at ilagay ang goals and objectives. Kaya kanina may layunin kayo. Sa pagbuo ng layunin, may mga patakaran o guidelines tayo na dapat tandaan. Magkaiba po ang goals and objectives. Sa paano sila nagkaiba? Ang goals ay
general. Pag sinabing general, ay another word for general. Parang malawak. Pampalahatan o mas malawak, mas malalim, mas matagal, pangmatagalan. Yan. Yan po yung goals. Na ang goals ay parang maraming sinasakop yan. Kumbaga, kanyang kabuang sinasakop ang lahat ng mga layunin mo. Kaya ang goals po ay tinatawag na pangmatagalang layunin. Yan. While ang objectives ay kapaligtaran. Specific. So, para natin ang isang goals at objective na may kwalidad. Yan. Isa lang sinasabi. Huwag tayong uliwasan natin na bumuo ng balabs. As in, malabo na goal. Na kabaliktaran, dapat maliwanag at tumpake. So, sabi dito, even though ang goal ay isang broad, sabi ko nga broad, pangkalahatan na statement, hindi naman ibig sabihin na ang proyekto na pinopropose natin ay maging malabo. So, dapat meron ding tinatawag na malinaw na katiyakan sa gusto nating makamit. Yun. Sunod, ang ating goal ay dapat maliwanag na nasusulat upang sa galon maunawaan ng sinumang magbabasa, katulad na nung mga donors na mag-a-approve nito at kanyang mauunawaan at maintindihan para i-approve. Ito ba? Sunod. Yan. The goal should be in line with the problem statement. Isa lang po ibig sabihin niyan. Ang ating buuukin na goal ay dapat tuwirang mayroong kinalaman at pagbibigay paliwanag kung ano ang problema. Na ibig sabihin, ang ating layunin dapat may connection sa problema. Kaya kanina, di ba yung layunin natin kanina? Anong sabi ko? Bagamat hindi nakalagay doon sa ginawa niyo ng workshop, problem. Maliwanag dapat sa ating halin. Problema o pangangailangan. Kaya tayo magbubuo ng plano para matugunan ang isang problema. Yun. At ang problema niyan ay dapat siyang papatayan natin sa pagbuo ng ating layunin. Yun. Thank you. So now, our intervention towards solving a particular problem. So for instance, if your problem statement ay may kinalaman sa aspeto ng kahirapan at mga issues nito na may, of course, pagtugon sa mga manihirap at ang mga nasa laylayang pamilya, in particular sa isang rehiyon tulad dito sa Venezuela, then ano dapat ang goal natin? Our goal should state that ang we seek to alleviate poverty in the area based on the proposed project. So since ang problema ay kahirapan, di ba? So ano lang yung dito? To seek the alleviation of poverty. So yun yung iyong goal. Okay? Alright. So, good. Ang goal should be consistent with your organization's mission and vision. Ito na nung. Kanina, pinag-usapan namin ni Ms. Mel Alagar at ni Consi ang inyong CVM. Sino ba dito na ang may kopya ng inyong CVM sa kalibig? Sino na po dito ang may mga kopya na? Na Constitution and Bylaws? Ms. Alagar, wala daw silang copy. Actually, yun ma'am, ano? Forward ko po sa messenger ng aming GC. Ay, forward ko sa GC nyo. Mga president meron. Okay, mga presidents daw, may kami na. Pero kung nasa GC, at nasa GC kayo. Meron. Oo, kayo. Yung mga one. Alright, so kayo pag-inaw dyan. Bakit ko naman na kayo yun? Kasi,
ang inyong constitution and bylaws, kumbaga po sa Biblia, yan po ang inyong pamanalayan, gabay, at reference. Major. Reference. Para yun ang constitution natin. Kaya nilawag siya constitution and bylaws. At nakapaloob doon ang vision, mission ninyo bilang samahan. At sa ganang inyo, ang katotohanan, pwede kayong bumuo ng sarili ninyo na vision, mission, and goals base doon sa paliti, vision, mission na nandoon sa constitution and bylaws. So, saan makikita yung constitution, I mean, yung vision, mission ng paliti? Nasa CBL nyo. Kaya ko natanong kanina. At kayo, pwede kayong bumuo ng sarili nyo na vision, mission, goals ninyo mismo base doon sa vision, mission ng Kaliti National Organization na nakalagay saan? CBL. Yeah. So, pwede ninyong i-tweak o revise yung CBL para mag-adapt sa inyong mga kailangan, kalalagayan bilang Kaliti Chapter. Yeah. So, mahalaga, ulitin ko lang, na sa pagbuo namin ng layunin sa ating nakabatay, sa ating vision, mission, and goals. Ibig sabihin, naka-angkla o angko, nakatugon ang ating layunin sa ating vision, mission, goals. Okay. Mental issues, halimbawa, keep in mind while you draft your proposals and write goals. So pag-uon natin ng goals, ano dapat ang ating ikaman sa alang-alang? Muli ay ang ating vision, mission, goals bilang samahan. So for example, kung ang inyong organization ay working with street children, so ang goal ng inyong proposal should be relevant sa inyong primary stakeholders, which is, or who is? Children, street children. But in your case, sino ang ating primary stakeholders? Mga kababaihan. Yan. Sunod. Right? Tayo daw ay gumamit ng mga simple na lingwahe. Simple language. Hindi yung high-quality words na hindi maintindihan. Super marginalistic, as we all know, she has, ano yun? I don't know. So, simple lang po. Yan. Okay. Avoid the use, yun na, ng jargon. So, gumamit lamang ng lingwahe na madaling maunawahan. Yun lang po ang mensahe dyan. Okay, para hindi na tayo naghahanap sa Google Dictionary. Yes. Alright. So, next. Yan. O, ano sabi dyan? Keep only... Meron bang event dito? Marami po, diba? Meron po ba gagamit? Ah, wala. I'm your just, you know. Anyway, thank you. I thought so another group is going to use the venue. Sama hindi school na po. So, po. Keep only one goal. O, ano sabi dito? One goal. Isa lang. Huwag nyo na dagdagan. Huwag nyo na dalawahin. Isa lang. Isa lang muna. Isa lang po. Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Only one. Okay. So, done. Yeah. So, try to keep one goal for each proposal. As saving multiple goals, only creates what? Confusion. And, as a goal is broke, it is a statement, it will surely encompass. Yeah, multiple things. So, understandable. Okay, so the next. Yeah. Para naman natin buuin ang ating objectives. Yan. So, tapos na tayo sa pag-uo ng goal. Ngayon, objectives naman. Okay, so sabi dito. Once we have our logical and well-reasoned goal, then we have to frame our three preparatory objectives. That could help o tutulungan tayo na ma-achieve ang ating goal. Sa madaling salita, ang objectives ay ang ating mga specific o simpleng mga layunin para makamit ang overall goal. Yun. So, objectives should address the 5 W's. Okay. Ano yung mga 5 W's sa pag-uon natin ng objectives? Number one, the why. Why? O kung sa Tagalog, bakit? Diba? Bakit gusto mo i-propose ang project na ito? For what reason? Alright. So, that. What? Ako, para sa akin, tatanungin nyo. Mahalaga talaga yung what. The approach, pamamalaan na ating gagawin para makabot, makamit, ma-realize, ma-achieve ang ating goal. Yun yung what. Ano yung pamamaraan natin? So, ganoon. The when. Kailan? Yan. Gagawin ang nasabing proyekto. The where? Will you implement the project o saan gagawin? And who? Sino yung mga stakeholders? Nakabanggita natin kanina sa unan, ba? So, dito na tayo sa reminder. Magandang slow na sa nakapag ng Francisco. Very creative. Really, di ba? Oh, objectives should support the goal. Naitigyan natin yun, di ba? Ang objectives na buuin natin ay dapat tumiran na sumusuporta at ayon sa ating buuin na goals. Hindi ko na palalawigin sa mga redundancy already. Alright, so next, yan. Ang objectives dapat daw ay should follow logical order. When we say logical order, isa lang yung sabihin, my sense, my connection, my idea, kaya my logic, yun. Alright, so next.
characteristics o katangian sa pagbuo ng objectives. Sila po, tatandaan nyo, SMART. Wala pong globe. SMART. SMART. So, ang aming objectives, dapat SMART. Yan. Pero ako, hindi lang kasi, parang sabi sa akin, minsan po lang yung magiging SMART. Dapat daw, smarter ka. Di ba, Kitana? Oo. So, smarter tayo dapat. Hindi lang po sa SMART. Kasi something na, hindi ka naman nagpapa-impress, pero dapat smarter, di ba? Okay. Alright, so, ano yung sabihin ng SMART? Yan. Ang ibig sabihin po ng SMART, is specific. Nakabasa niyo ba? Parang mag-ibig. O yan, nakabasa niyo ba? Yes. Specific. This means that the objective should be clear at hindi malabs. Unambiguous. Ibig sabihin, malabo. Giving details of how and what you intend to achieve. Yan. So specific po. Kumbaga, tuwiran at paya ang pagkakabuo natin. At pangalawa, sabi po dyan, mali kasi nakalagay dyan, it should be with M. Kasi smart nga eh. Bakit ganito yung slides? May mali sa slides. Ayun, lumabas! Ang sunod po sa S ay, di ba? M. Measurable. Ibig sabihin, yung objectives natin ay mayroong eksaktong pagsukat o hangganan. Hanggang kailan ba yan? Yan ba'y perpetual, indefinite, ay depende yun. Dapat measurable. Okay? At sunod, ano sumulat sa SM? A. Ayun, parang hindi nga sa'yo. Yun, lumabas na rin. Oh, A. Ibig sabihin ng A, achievable. Para kung ika nga, makatotohanan, makakamit natin yan para hindi suntok sa buwan. O sa kagilan ko ba yun? Di ba? So kailangan talagang makakamit natin makatotohanan. Achievable. Kaya natin abutin ang mga bituin. Kahit yan ay fantasya lamang. Okay, pero dapat achievable. O, sumunod sa A. R. Realistic. Time. Hindi mo bagang impossible. Dapat posible. Yun, makatotohanan. Sabi ni Linda, correct tayo dyan. Supportado natin ang sinabi niya. Absolute, ang panghuli sa spelling ng SMART, Time-bound. So, hindi lamang siya measurable, merong definite o eksaktong petsa, kailan ba yan magtatapos. Sa measurable, idagdag ko lang, ang ibig ko sabihin niyan, ang mga gawain o activities na ating ika nga ipopropose ay merong mga eksaktong na bilang outputs at the end ng proyekto. Halimbawa, ilang kababaihan ang makikinabi dyan? Measurable. Ilang pamilya ang mapaglilingkuran dyan? Measurable. Yun ang ibig sabihin doon. Ilang mga kabahayan ang ika nga mapapakinabangan o makikinabang sa proyekto? So, measurable. Ano po? Yun. So, ito ang mga katangian ng ating dapat mabuo magawa na objectives. Isa sa mga pamantunan na dapat natin tandaan din sa pagbuo ng objectives ay ang paggamit ng action verb. Pero nais kong bigyan ng pagpapalagi ang ibig sabihin nito. Sapagkasi kung sabihin nyo, hindi ba mang being, lahat ng verbs ay action verb. Hindi po ba ang principal? Sino ba yung mga teacher dito? Lahat ng verbs ay action word. Oh, eh bakit mali ako sinasabi dyan? Action verbs, hindi verbs lang, hindi action word. Hindi action. Ganito po. Meron pong dalawang klase talaga ng verb na parehong may action. Kaya lang, ang isa na klase ay ang tinatawag na active verb. At ang isa ay ang tinatawag na kabaligtaran ng active, passive verb. O, nakikin niyo na yun. Yes. Parang pabalik tayo sa English class. Yun. Parang natin ko dito, teacher na teacher talaga. Wala akong sabang ng class, ha? Okay. Yun din ang sinasabi ko sa mga estudyante ko. You go back to your English class. Okay, anyway. So, it's like this. Napag-uho natin yung objectives. Dapat ang gagamitin natin actually ay active verb. Ang ibig sabihin nito, may bunga o resulta yung verb na ginamit ko. Halimbawa, to provide. Active yun. Kasi yung word na provide, mayroong bunga, may resulta. Kesa kung sinabi mo na, to know, to feel. Nag-resulta ba yung to feel? Ano magiging buma nun? To feel. Yeah, to feel, I feel very happy in front of you now. But I can say, I'm sad. But how do you know I'm sad? Diba? You can only see my feelings now because you see it. Pero yung mismong ako na to feel, wala ka tangible na result. Kaya tawag doon ay? Passive verb. Another, aside from to feel, to understand. You cannot measure exactly yung understand verb or action word. Kasi you have to measure pa yung alam mo, pero yung mismong actual na resulta ng verb na yun, wala yun. Kaya passive verb ang tawag doon. So sa pagbuo natin ng objectives, dapat daw active verb. Halimbawa, to provide, to develop, to identify. Doon. May konkreto na resulta. Yung pong ibig sabihin ito. So use active verb while drafting our objectives. Ayan. So, yung mga halimbawa, oh, to create. Meron pang sunta yan? Yes. To identify? Yes. To promote, enhance, increase, develop, etc. As long as meron konkreto na bunga. Yun ang gagamitin natin na verb. Sunod.
Yes, I think maliwanag na yan. Now, ang sabi sa atin dito, paalala, yes, idea. Ilang objectives ang ating bubuin? Tatlo, bumaba. 3 to 4 objectives. At dapat, ang pagbuo natin, ulit ang sabi ko, di ba, logical. Pag sinabi mong logical, uunahin mo muna yung either pinakasimple down to general. Or magsimula ka sa general down to specific. Medyo technical mo yun, pero hindi mo natin magagawa ngayon. Pero gusto ko rin po sana gawin sa inyo yun eh. Pero assignment ko na lang yun, pag nagsabit yung proposal sa amin. Bakit sana kayong sasabit? Kasi hindi natin sa SMP, no? Sustainable Livelihood Program. Papa-try natin na at least. And also sa ESWD. Alright. So, apat at the most ang bubuuin natin na objectives. Alright? So, sudan. Yes, napaka-artistic talaga. Let us take a few examples to explain what we actually mean by article 1. Yan. Goal. Improve the livelihood of solo parents of five barangays in District 1 using microfinance programs. Goal yun. Pangkalahatan. Okay? So, yan yung ginamit na word dyan ay improve. Okay. So, ano magiging main natin objective? Number 1. To open family income of solo parents in five barangays using income generating projects by the end of the fourth quarter 2024. Yes. Number 2. To build capacities of 50 solo parent families through 10 training sessions in sustainable livelihood and financial literacy at the end of 2024. Yes. Next, to increase the income of the trained solo parents by 40% through the establishment of sustainable market linkages for the sale of 50 microfinance products by the end of the fourth quarter. Yes. Yeah. Okay. As examples, now you know. Take it away. Then you can get your project proposal. So now, dito na tayo sa pagkuha ng project description. Ano nga ba? Uy, bakit na mag-ibig? Goodbye na ba? Ano oras na ba? Hello, good. Overtime na. Oo nga, mga steps na kailangan natin. Number 1. Oh, summarize. Okay, summarize. Hindi naman sabihin. Kung sinabing summarize, kumbaga, Yon! Nakuha nyo kailangan ang pinakabuod ay inyong kailangan. Ano ba yung pinakabuod ng mensahe o kod yun ng inyong proposal? I-summarize nyo. Okay, sunod. Ano nga gawin? Yan. So begin with an outline that should only be a few lines or sentences but answers the who, what, where, how, and why. And number 2, define. Explain the reason of projects as the problem, di ba? And number 3, we need to justify. Ito ka, kumbaga, sabi ko ka, para tayo, di ba, nag-send out ng produkto, eh, dapat maganda ang ating advertisement na sa mga approach para mabayin. Yun, nalaman yun. And number 4, evaluate. Ano yung evaluate natin? Okay, gamitan natin ang katawag na cost-benefit analysis. Ano ba yung sabihin nito? Ibig sabihin, yung amount ng ating pondo na hinihingi, ano yung marami yung ginamag, di ba ka? Yun. Sige, as well, sabi dyan, explain the project approach, lalo na yung mga pamamaraan na gagawin nyo para may sakatong para mapangit ang inyong proyekto. At pang-anim, mahalaga, lagi, ano, timeline, kailan ito matatapos, hanggang kailan, hindi naman forever, di ba? So, yan. So, eto na, funding request. Pag nagdagay na kayo na mga numero o mga costing, so dapat nakalagay yung mga items, ilagay ang cost, at saka mga financial information. Pag sinabi natin financial information, halimbawa, eh, dalawang resource persons ang kailangan nyo, ilagay nyo 2 resource persons. At kung magkano ang kanila, honorarium core fee. So dapat maliwanag yung mga yun. Alright? So, with that being said, gagawa na kayo ng recommendation. So, ano yung isang recommendation? We favorably, blah, 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 yeah, request your approval on this proposal. Yun lang, or you, or we strongly recommend your approval to this proposal. Yun ang recommendation. Very brief, pero very strong ang dating. Okay? So, with that, alagay niyo na, prepared by, you know, the second company, on branding. Ah, okay. Thank you. Hindi naman meron prepared yun. No, that you are at ako recommending asumpan. Kasi dito sa sample nyo. Thanks for watching.